say, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Say, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Say, I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. You're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy words. So say, your word is faithful. Your word is faithful. Mighty with power. Mighty in power. God will deliver me. God will deliver me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Say, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Say, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. For the last time now. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in holy word. Put my hope. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Magandang magandang umaga sa ating lahat, mga giliw nating taga-subaybay ng ating daily devotional. At ngayon po ay 24th of June, the year of the Lord 2020, and it's Wednesday. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong pang-araw-araw na pagkain ng ating kaluluwa. Maraming salamat po, at ang aga pa'y inaantabayanan nyo na ang Heaven's Manna, ang pang-araw-araw na pagkain na ikasisigla ng ating katawang espiritual at ang ating pananampalataya sa Diyos. Muli, ang inyong Bishop Rene Alog po ay magdadala ng napakagandang mensahe sa ating daily devotion. Manalangin muna tayo. Our God in heaven, kami po ay nananalangin na ang biyaya ng kalangitan ay sumaamin ngayon na maranasan namin ang pagpapala ng inyong salita. At tatanggapin namin ang pagpapala na yan para sa aming espiritual na buhay at sa aming pagsunod sa iyo. Pahintulot mo pong maranasan namin ang anointing of the Holy Spirit sa aming pong pagtanggap ng mga kapahayagan, Panginoon. Maraming maraming salamat, and I declare, Lord God, na ito pong araw na ito ay araw ng biyaya sa inyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. Okay, so ihanda natin ang ating mga Biblia at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang aking pong title ay
put out the mourners. Put out the mourners. Yan po ang ating title ng ating topic ngayong napakagandang umaga. Put out the mourners. At magbabasa tayo, syempre, ng salita ng Diyos. At yan po ang ating simula. At syempre, ang salita ng Diyos na ating babasahin ay nasa John chapter 14. Okay? John chapter 14, verse 1 hanggang verse 4. Okay, simulan natin sa verse 1. Ito pong sabi sa verse 1. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. And last verse 4, you know the way to the place where I am going. Yan po ang salita ng Diyos na ating tatanggapin sa umagang ito. Okay? Do not let your hearts be troubled. Okay? You believe in God. Believe also in me, the Lord Jesus said. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Ang nais kong kunin po doon sa verse na binasa natin ay yung nasa verse 1, do not let your hearts be troubled. Ang karugtong po nun ay, you believe in God. Maniwala ka lang sa Diyos. At ang lahat ng kabalisahan, lahat ng struggles, lahat ng unfavorable circumstances and situations natin, as long as we believe in God, ay magkakaroon po ng magandang resulta o solution. Sabi niya, you believe in God, believe also in me. Itong ating pinag-aaralan ngayon ay mga salita uli na galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Kapag dumarating po ang mga negative forces of unbelief sa buhay natin, yung mga tinatawag natin kahapon na mga professional mourners, yung mga taga-iyak sa namatay na anak ni Jairus. May mga professional mourners who say that miracles are not for today. Marami hong kumakalat ngayon na makaturuan na nagsasabing ang mga miracles ay wala na sa panahon natin, kundi ito ay lumipas na dahil ang panahon ng mga miracles ay natapos na, wala na ngayon. At yan ang tinig ng mga professional mourners. Di ba yung kahapon na kung maalala ninyo, ang sabi ng mga tao nung pagdating ng Panginoon, sinabihan si Jairus na kailangan mo pang hanapin ang rabbi, ang teacher, samantalang ngayon na nandito na kayo, patayin ang anak mo. At sila'y nag-iiyakan. Marami pong professional mourners sa ating panahon. Sino-sino ito? People who say miracles are not for today. Ang tawag ko dyan sa mga taong ganyan ang paniniwala na nagsasabing wala nang milagro ngayon. Wala na, hindi na ito panahon ng mga miracles. And voices which speak contrary to what God has told us in His Word. Believe in God, believe also in me. Sabi po ng ating Panginoon Jesus. At itong tinig ng mga professional mourners, mga minamahal, ay tinig na kontra sa sinabi ng Diyos sa atin, sa Kanyang salita.
at sinabi niya sa ating mga espiritu, never give way to these professional mourners. Ano uli ang label nila? Professional mourners. Huwag natin silang hayaan, sila ang magdikta sa order of the day. Amen? Never give way to these professional mourners. Not for one minute. Never. Napagbigyan sila at pakinggan ang kanilang mga tinig. Turn your back on them. Yan ang aking advice. You turn your back on these professional mourners. Okay? Kaya nga dumating ang Panginoon at inassure ng Panginoong Jesus si Jairus, ang anak mo ay hindi patay. Siya ay natutulog lamang. Sinabi din sa mga professional mourners ng Panginoon, hindi siya patay. Siya ay natutulog lamang at yung mga professional mourners ay nagtawanan. Naalala niyo po yung aking teaching kahapon. Let us look at the bigness of our God. Tignan natin ang laki ng ating Diyos. Not the doubts or the scoffing of others. Huwag nating tignan ang mga pagdududa. Huwag nating pakinggan ang pangungutya at panlalait ng mga wala sa Panginoon na hindi naniniwala sa mga milagro ng Panginoon. Look at the bigness of our God. For what if some did not believe? Paano kung marami hindi maniniwala? Ang sabi nga sa binasa natin, believe in God, believe also in me. Shall their unbelief make the faith of God without effect? Ang kanila bang unbelief ay maglalagay ng kapangyarihan laban sa salita ng Diyos na hindi magkakaroon ng epekto? Na hindi ito magiging totoo dahil may mga nagda-doubt, dahil may mga scoffers? Well, mga minamahal, God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar. Sabi po ng Romans chapter 3, verses 3 to 4. And we just want to read that itong verses na ito, Romans chapter 3. Simulan natin sa 3 hanggang sa verse 4. Okay, let's go to verse 3 muna. Ano sabi po dun sa verse 3? What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Verse 3, verse 4, not at all. Let God be true and every human being a liar. As it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Napakaganda po ang sinabi ng verse 4. Amen. Let God be true and every human being a liar. Hallelujah. Let God be true and every human being a liar. So, when the negative forces of unbelief come against you, you must remain true to your task, acting upon the authority of your heavenly instructions rather than the negativism of man. Ganda po ng line na yan, mga minamahal. Kapag dumating ang mga negative forces ng unbelief at dumarating ito laban sa atin na naniniwala sa Diyos, mananatili tayong tapat, mananatili tayong totoo sa mga pinaniniwalaan natin. At tayo ay gagawa, we act upon the authority of your heavenly instructions. Ang instruction ng Diyos ang ating paniwalaan. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Amen? For His report says, I am filled. His report says, I am healed. His report says, I am free. And His report says, victory. Hallelujah. Acting upon the authority of your heavenly instructions rather than the negativism of man.
You must stay true to heaven's task, no matter who or what method the enemy uses against you. Kailangan manatili tayong totoo sa ating pinaniniwalaan, sa task na ibinigay sa atin ng Diyos, anuman ang mga method, anuman ang mga pwedeng instrumento na gawin ng kaaway para sirain ang ating paniniwala at ang ating pananampalataya. You must turn your back to negative forces of unbelief and continue your work for God. Amen? Talikuran natin ang lahat ng negative forces na gustong sirain ang sinimulan ng Diyos sa buhay natin. Talikuran natin ang mga professional mourners. Anong ginawa ng Panginoong Jesus sa istorya natin kahapon? Pinaalis niya silang lahat. At ang sumama lang sa loob ng kwarto kung nasaan nandun na nakahiga ang anak ni Jairus, ang ating Panginoong Jesus, Peter, James, John, si Jairus at ang kanyang misis, at of course yung batang nasa loob. Tinalikuran ng Panginoon ang lahat ng nagpapakita ng malasakit, ng kalungkutan, lahat ng professional mourners. Nung sinabi ng Panginoon, hindi siya patay, natutulog lang siya. Pinagtawanan siya, kinutya siya na may pinagtawanan siya, may kasamang pangungutya. Pero ipinakita ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus, ang kanyang kapangyarihan. Amen? Ganon din ang gawin natin. We must turn our back on negative forces of unbelief. Sa mundong kinalalagyan natin, yan ang malakas na pwersa. Ang pwersa ng unbelief na gustong sirain ang atin nang tinanggap na pananampalataya at paniniwala sa Diyos. So we must turn our back on the negative forces of unbelief and continue your work for God. Lagi kong ginagawa po ito. Look at your hands. Hallelujah. These hands are miracle-working hands. These hands are healing hands. These hands are powerful hands. At sa mga kamay na ito, hallelujah, sa mga kamay na ito lies the destiny of my family. Sabihin natin, in these hands lies the destiny of my family, the destiny of my nation, even of this entire world. Nasa kamay na ito ang destiny ng aking pamilya. Nasa kamay na ito ang destiny ng aking bayan. Nasa kamay na ito ang destiny ng buong mundo. And beloved, you have the power to produce the proof. May kapangyarihan kang ipakita ang katibayan that will shatter the negative forces of unbelief na dudurog sa mga negatibong puwersa ng hindi paniniwala sa Diyos. And raise the dead at buhayin ang mga patay. Raise the dead spiritually. Raise the dead mentally and physically through the delegated authority of God which rests upon you. You have God's delegated authority. Anong gagawin mo sa delegated authority na yan? Raise the dead spiritually. Raise the dead mentally. Raise the dead physically. Sa pamagitan ng delegated authority na nasa iyo ngayon, kapatid. Hallelujah. It's time to put the professional mourners out of your life and get to work. Glory to God. Wonderful declaration. It's time to put the professional mourners out of your life and get to work. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang opening statement, sa ating opening verse kanina? Believe in God. Believe also in me. Maniwala ka sa Diyos at maniwala ka rin sa akin, sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. So ngayon po,
ay dadako tayo sa ating pong declaration na ginagawa natin araw-araw. Ito po ang ating declaration. Sabihin natin lahat, I have the power to produce the proof that will shatter the negative forces of unbelief and raise the dead spiritually, mentally, and physically through the delegated authority of God which rests upon me. Amen. One more time, mga minamahal. Sabihin natin, I have the power to produce the proof that will shatter the negative forces of unbelief and raise the dead spiritually, mentally, and physically through the delegated authority of God which rests upon me. Amen and amen. Yan po ang declaration natin, mga minamahal. Anong ating idinedeklara? Na gagamitin natin ang kapangyarihan to produce the proof na sisira, nawawasak sa mga negative forces ng unbelief. Wasakin natin ang espiritu ng mga professional mourners. Wala ka nang magagawa, sabi nila, patay na siya. Kaya nga ito, nag-iiyakan kami. Pero ang sabi ng Panginoon, pinaalis lahat sila. Hindi siya patay. Siya ay natutulog lang. Yan ang kapangyarihan na meron tayo, mga minamahal. Yan ang authority na dinelegate sa atin ng ating Panginoon. And we have the same authority. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. I hope and pray na mga minamahal na itong ating pinag-usapan ngayon, napakagandang topic, put out the mourners. Put out the mourners. Yung mga unbelievers, yung negative ang pananaw sa ginagawa ng Diyos. At tayo, magpuproduce ng katibayan na ang Diyos na buhay ay nasa atin. Ito po ang inyong Bishop Rene Alog. Again, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating daily devotionals. Kita-kita tayo mamaya sa ating Hope Hour. At dahil ngayon ay araw ng Miyerkules, itutuloy po natin ang Revelation Series sa Zero Gravity, ang Hebrews natin mamaya. Okay, God bless us all, beloved, and Shalom!